Magandang gabi po, bayan. Magandang gabi. Okay. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa lahat ng aking mga kapwa OFW, saan man kayo sa sulok ng mundo. Eto, narito muli po tayo sa ating nandito po rin tayo sa voting precinct at mag-update po tayo sa ating manual tally po sa ngayong araw pong ito. Yung pong tally na ito ay kinuha ko po sa SIBAC. Bali, prinisenta po sa akin ng SIBAC ang tally po today. Sorry, hindi po ako pwedeng ma-invite po ngayon kasi mahina po yung signal ko. Pasensya na po, Miss Bambi. Pasensya na muna ha. Sorry po. Ewan ko po kung masisiyahan ko po kayo ngayon dito sa ating pong exit poll sa araw na ito kasi gusto nyo, wag ko na lang ituloy. Kasi parang nakakapanghina. Mula pa po umaga yung ating mga kapatid po mula sa SIBAC party. So nakuha po nila mula pa kaninang umaga po hanggang alas 5 po yung 5:30 hanggang 5:30 po yung record po ng exit poll. Kaso nga lang po kasi today po bumoto po yung ating mga kapatid mula po sa INC, sa Iglesia ni Cristo. So black vote po today at saka tomorrow lalo na po. Tomorrow black vote po talaga lalo. Kaya medyo maghanda po tayo bukas. So yung ating exit poll for today, dahil bumoto pa ngayon ang INC, dito po natin masasala po kung sino po yung sinuportahan po ng ating mga kapatid sa INC. So ilan sa mga pang-araw-araw po na mataas po yung kanilang nakukuhang mark, medyo bumagsak po sila. Kasi nga po, yan po yung ng INC today. Sila po yung karamihang bumoto po ngayon. Mayigit 1,000 po yung butante po sa ngayon. Tapos halos puro INC nga po yung dumating. Iglesia ni Cristo po. Okay, our update po sa ating top 12 senator for today. Meron po tayong apat na tie. 1, 2, 3, 4, 5. Meron po tayong limang tie. Ito po mula sa ating kapatid na record po ng SIBAC. Ang number 1 po si Marcos. Ikalawa po De La Rosa. Number 3 Willie Ong. Number 4 Bongo. Number 5 Cynthia Villar. Number 6 Tolentino. Number 7 Angara. Number 8 ewan ko kung masisiyahan po kayo, pero ito po yung nasa record, wala po akong magawa. Yung pinakamagalang na tiyahin ninyo po si Grace po, siya po yung number 8. Tapos yung number 9, tie po limang senator: Lito Lapid, Binay, Jinggoy. Si Jinggoy Estrada po to, apat pala, sorry. Lito Lapid, Binay, Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla po. So, ulitin ko yung number 9, pare-pareho ang score: Lito Lapid, Binay, Jinggoy Estrada at saka Bong Revilla. Tapos ang number 10, Attorney Larry Gadon, number 10. Number 11, Attorney Glenn Chong. At ang number 12, Jiggy Manikad. Ulitin ko po, top 12 senator sa araw pong ito mula po sa record ng SIBAC. Number 1 Marcos, number 2 De La Rosa, number 3 Willie Ong, number 4 Bongo, number 5 Cynthia Villar, number 6 Tolentino, number 7 Angara, number 8 ang inyong magalang na tiyahin si Tita Grace po. Tapos ang number 9 typo si Lito Lapid, Binay, Jinggoy Estrada at saka si Bong Revilla. At number 10, Attorney Larry Gadon. Number 11, Glenn Chong. Number 12, si Jiggy Manikad. Pagkatapos po, yung ating party list, nangunguna po yung sa GIP. Ikalawa, Acts 101. Number 3, SIBAC. Number 4, Kasosyo. At saka ito pa po yung isa pa pong masakit. Ikalima, bayan muna. Okay? Party list po natin.
top 5 po yung party list natin today. Sagip, number 1. Number 2, Acts 101. Number 3, Sibak. Number 4, Kasosyo. At number 5, mula sa migrante, Bayan Muna. Yan lang pong yung ating mga party list, top 5 party list po for today. Nakikita ko na po yung mga emoji po ninyong nagagalit. Wala ho tayong magagawa. So, we just pray for na sa Pilipinas po ay nawa iboto ng mga tao yung tama. Tapos meron po ritong isa pong nagsumbong po sa akin. Meron pong isang report mula po sa ating kapatiran. Ang sabi po niya, Ayon Rock, gusto ko sana pong sabihin sa inyo, inano po niya yung nangyayari po doon sa lugar po nila, doon sa Cagayan Valley, na rampant din daw po yung boat buying sa Cagayan. Minsan nakakalungkot po talaga pong yung ating mga kababayan po. Okay lang sana po kung sige, kunin lang yung pera. Mapala ng kandidato yan, kasi bakit bumibili siya ng boto? Pero ang problema nito, kung hindi ka makakaligtas dun sa 500 na yon, dahil talaga namang hindi naman magbibigay ng 500 yan na wala hong kapalit. Ang problema po natin yan, maghahanap po tayo ng matinong gobyerno sa halaga ng 500 po, nabenta na po natin yung ating boto. Kaya huwag po tayong maghahanap po ng magandang gobyerno kung ibebenta lang naman natin po yung ating boto sa halagang 500 po, 1,000, 2,000. Huwag po tayong maghahanap po ng tama pong gobyerno. Kasi yung kung sino man po yung politician na yan na magbebenta ng kanyang boto, babawiin po niya sa kaban ng yaman ng Pilipinas. Babawiin rin po niya sa taong bayan yan. Huwag po tayong maniniwala na mamimigay lang po yan, na wala po yung babawiin sa atin. Laging babawi po ang mga yan. Kaya huwag po tayong magpaka-uto-uto po dyan sa mga anong yan, sa mga kandidato po. Please, manalangin po tayo. Lagi po natin titingnan po, totoo po kailangan natin ng pera. Pera na yan, bakit mo pa tatalikuran? Pero parang awan nyo na po yung kinabukasan po ng inyong pamilya o ng inyong mga anak. Yun po yung iisipin natin kung ibenta po natin yung ating boto sa mga kandidatong tiwali. Yun lamang po mga kapatid, at parating na po yung Lunes po, kabado po ang lahat, at maging po dito sa Hong Kong, kabado rin po kami sa totoo pong official tally po ng machine. Sa amin po, ginawa namin ang lahat ng paraan upang pong dumaan po ng malinis na halalan. Kaya po kami nag-exit poll, ini-interview po namin ang lahat po ng nabaga bumoto, tinatanong po namin sila ng tama, pinasusulat, pinapipirma pa nga namin kung tutuusin. At kung darating man po yung time na yung mga ine-exit poll po namin nito ay meron pong pagbabago po, ipinapauna ko na po sa inyo, hindi namin po kontrolado. Ang masasabi ko lang po, tapat po yung ginawa po naming pag-exit poll. Tapat yung mga mamayan na bumoto at nag-share po ng kanilang mga ibinoto. Nakita nyo naman, maski yung na-video kong lalaki na si Kuyang taga-Bisaya, hindi niya isinulat sa notebook yung kanyang kudigo, pero sa buong katawan niya nakasulat po doon ang kanyang kudigo. Ganun po katindi yung pagnanais po ng mga taga-Hong Kong na mabago po yung ating bayan. Yan po, ganun po katindi yung pagnanais namin pong mga OFW na magkaroon po ng pagbabago ng ating bayan. Kukunti na lang po yung siraulo po na naniniwala dyan sa sinungaling na Ocho Diretso. Kukunti na lang po. Kaya huwag na po natin ipamigay po yung ating mga boto. Huwag po nating hayaan po na mababoy po yung ating boto po. Parang awa nyo na. Nakikiusap po ako na nawa po, tatalikuran nyo yung 500 sa 1,000, 2,000 na bigay ng kandidato. Boto natin po ang tama. Yung tama po may pagmamalasakit sa ating pong bansa. Yan lamang po para sa bayan. Ito po si Ayon Rock nag-uulat. Dito lamang po sa Halalan 2019, Kennedy Town, Hong Kong.